financial tip number 3, reduce your debts and liabilities. Alam nyo guys, sa panahon ngayon, no, sa generation natin, talagang nagkalat ang iba't ibang klase ng pagpapautang. Ano ba yung mga klase ng mga utang na yan? Nandyan yung tinatawag nating home loan, personal loan, car loan, business loan, credit cards, at syempre yung mga tao sa paligid natin, kamag-anak at mga kaibigan mo na inutangan mo na. Diba? Pero ang tanong, ang utang ba ay ang ugat ng problema? O ito ay resulta ng mas malalim pang problema? Ano ibig sabihin? Dapat natin malaman kung bakit ang tao nangungutang. Bakit ang tao eh gustong mangutang? Wala naman tao siguro na ngarap na balang araw gusto ko mabaon ako sa utang. Pero bakit marami pa rin sa mga tao ang natrap at sumubok mangutang? So meron akong i-share sa inyo 4 na reason na nagpapatunay na ang utang ay hindi ang ugat, kundi ito ay resulta ng ating attitude. So ano ba yung mga attitude na meron tayo na pwede maging dahilan ng pagkakautang? Number 1, yung pagiging greedy. Isipin nyo, no, sa panahon ngayon, ang dami naglipa ng scam. May mga tao, mag-i-invest sila sa gitong klase ng business, tapos kikita. Pag kumita ng konti, anong gagawin? Umiral yung pagiging greedy. Ang gagawin ngayon, mangungutang siya. Parang ngayon, yung inutang niya, i-invest niya dito. Ang problema, kung hindi na bumalik yung pera na yun. At hindi na sa mga scam, sa mga business na hindi naman naiintindihan. Pumasok sa isang negosyo, akala kikita agad, pero walang nangyari, yung inutang na pera, nalusaw. Number 2, yung pagiging impatient. Hindi tayo makapag-antay. Ang gusto natin, pag meron tayong gusto, makuha agad. Nandiyan yung tayo ay bibili ng cellphone, hulugan, bibili ng TV, hulugan, bibili ng computer, hulugan, bibili ng kotse, ng bahay, puro hulugan. Ang tanong, nahulugan ba o nahatak lang? At number 3, yung tinatawag na lack of financial education. Hindi kasi natin pinag-aaralan, hindi kasi natin naiintindihan, lalo na yung mga interest, kung kakayanin ba natin, hindi natin pinag-aaralan. Bigla-bigla lang tayo sumusubok sa mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. At syempre yung number 4, yung tinatawag na self-indulgement. Gusto natin masarap kagad ang ating pamumuhay. Gusto natin instant lahat. Diba? So, doon tayo nagkakaroon ng malaking problema. So, ang papayo ko po sa inyo, dapat po, mag-aral po tayo, pag-isipan natin maigi, at intindihin yung mga bagay-bagay na uutangin natin para hindi dumating ang time na tayo ay mababaon sa utang.